Ma'am! Yes, honey? Bakit parang wala ka na naman sa sarili? Class, boring ba mag-aral? Oo! Mahirap ba? Oo! I know! Alam ko kung gaano ka boring maging Korean high school senior. Napakahirap at malungkot dahil po ka mo maayos. Tanggal mo yung fake eyeballs mo. Pero kahit gaano kahirap ang ginagawa nyo, mas mahirap maging teacher nyo. Ha? Alam niyo ba kung gaano nyo ako pinapahirapan? Gawa ng babae nyo? Pwede nang puntahan. Hindi pa kami nakakapag-ayos ng gamit eh, kasi late na umuwi si Papa. Patungo ka kay Jigo! Ganito ka kaya natitigan? Hindi niya maalis ang tingin niya sa'yo. Hindi naman ah. Totoo, ganito talaga siya makatitig ha. Hello. Hi. Nag-hello siya? Tama ba yung narinig natin? Ay, kinain yung coin ko. Ready! Diba? Okay! Ready lang ako! Galing! Lakas mo! Lakas mo ah! Nag-take ng practice test ang seniors at balita ko si Jello ulit ang nagtap. Bakit? Mahirap bang maging top sa rank? He got a perfect score of 500. Alam niyo ba yun? Ano? Perfect score? Siya ulit ang top? Wow! Tao ba ang tulad niya? Sa tingin ko hindi siya tao. Baka spirit siya. Baka spirit ng forest. Ganito yun. Meron akong hinhabol na white horse. Tapos biglang nawala. Para siyang bula. Tapos biglang nagpakita. Paano ko i-describe? Para siyang isang laman. Isang laman na gustong-gusto kong kagatin. Kagatin siya? Oo. Kagatin siya. Sa tingin ko, naiintindihan ko ng feelings ng vampira. Ganun din ang pakiramdam ng lahat ng mga vampira. Dahil ang liig ng mga babae, maputi at maganda. Nakakaakit talaga pagmasdan. Kaya, kagatin pa rin na layo ng pangil. Ay, nakuhani naman. Kung gusto mo ito, dala kagatin mo pa. Julie, hindi ko basta-basta gawa lang. Ang kagatin mo to! Kagatin mo to! Ikaw pala, Jello. Sa'yo na lang to. Kanina ko lang to binili. Ako si Carmi. Carmi John. Magkaibigan ng mama mo at mama ko.
Oh no, kinain na naman. Honey, help! Sira na naman. Ito na sa akin, siya ang kumuha nito. Honey, ano ba? Halika, tumabi ka muna. Sabay mo ako. Drinks mo. Cello, balita ko kayas ka na naman ah. Ang talino mo talaga. Honey! Hoy, Honey! Julie! Honey, oh! Honey, oh! Honey, oh! Go, go, go! Tama na. Ganito? Taas mo pa nga. Yan! Okay, stop. Today, ang gagawin natin, mag-drawing ng movement in a figure. Kaya ngayon, let's start. Sakit na ng katawan ko. Napapagod na ako. Pero titiisin ko, dinodrawing ako ni Honey. Dinitingnan ako ni Honey. Maliwala ang anumang sakit. Kaya ko pa! Ang lalaking in love, hindi sumusuko! Ah, okay. Kinakailangan mo lang pag-aralan mabuti ang grading system ng school natin. Ito total mo lahat ng scores nila, then divide ito sa total number of tests. Madali lang, di ba? Bakit ba? Ay, nako. Ako nag-prepare nito. At tignan natin kung makakatawa ka pa pagkatapos mong makita ang ginawa kong graph, Miss Song. Lahat ng nakikita mong may white dots ay mga students ni Mr. Song sa klase niya. Habang itong nasa kabila ng mga blue dots ay mga students mong lahat sa klase mo. At sigurado kilala mo sila. Naiintindihan mo ba akong mabuti, Miss Song? Opo, sir. Parang blue ocean. Ano ka ba, Song? Sir? Ah, hindi ikaw ang tinutukoy ko, Mr. Song, kundi si Miss Song. Hinahatak pa ba pa ng students mo ang school natin dahil sa pagkakaroon nila ng mababang grades? Lalo na itong apat, sina Hanio, Minagdokgo, Julie Jong at Jigobong. Sana man lang meron kang gawin para sa kanilang apat dahil kasama sila sa Blue at ang Blue means cancer to our school. Mr. Song, heto na po. Dahil merong student na tulad niya. Siya ang school's pride. Walang iba kundi si Jello Bike. Okay, tapusin natin to. Kapag nag-focus kayo sa details of muscle, mas effective ang drawing. Jigo, pwede ka nang bumaba. Huh? Oo, sige. Handa lang. Ano ba yan, Honey? Ha?
Turuan kita. Bakit? Ano problema? Ano to? Sino to? Ganito pa yung tsura ko? Shoot! Ay, nako. Kung gusto mong sabihin ang nararamdaman mo, ha, honey, ha? Mas mabisa pa rin kung idadaan mo yon sa paggawa ng letter. Letter? Oo. Oh. Parang, love letter na puno ng pagmamahal. Papa, mabaya na lang. Ate, see you later. Ay, linisin mo kwarto mo, hoy! Bye! Ano, umaga? Hoy, ko talaga, oh. I'm sorry. Mag-iingat ka kasi. Ah, teka. Meron na siyang nagugusto ang lalaki? Kalimutan niyo, Mark. Dali mo yan. Kailangan doon natin yan ngayon. Let's go. Sayang, hindi na lang ha. Wala kang balita sa kanya? Nilagay mo pangalan mo. Oo. Nilagay mo phone number mo. Pero sa tingin ko, hindi siya tatawag. Diba? Hindi natin masasabi. Malay mo, mag-text siya sa'yo. Paano kung hindi niya yung nakita? Dito siya pupunta. Ano gagawin ko? Honey, nakita ka na niya. Dito siya pupunta. Ano? Mukha yatang... Hindi pa niya nababase. Baka hindi niya nakita si Honey. Oo nga. Honey! Honey, oh! Honey, oh! Ano ka ba nakakahiya? Honey, oh! Ano ka? Honey! Tumingin lang siya. Honey! Mina, huwag ka na sumigaw. Honey, oh? Siya ata si Honey. Ikaw pala si Honey, oh? Hi, Jello. Nasa si Jello. Lapit na ba siya? Ayan, saan? Oo. Saan mo? Ayan na siya, girl. Tingnan mo, humingalap na si Jello. Ano kayo binibigay niyo sa babae? Iwan ko. Hindi ko inaasahang magre-reply ka. Salamat. Okay lang ba? Kung babasahin ko? Hoy, Carmi! Ibalik mo ang kinuha mo kay Honey! Ano to? Sulatan mo ng love letter si Jello? Grabe! Ibalik mo yung kinuha! Ay, Ryan! Makinig kayo! Ano ba? Oh, gosh! Tinama ni Jello ang grammar niya! Mukha pa itong composition test kesa sa love letter! At ang nakuha niyang grade, B minus! Ang nakuhaan yan, kahit kailan hindi kita tinawag na Jello. Ang tawag ko sa'yo, Spirit of Forest! Pero ba ito? Hindi ka ito kinakaya, ha? Tato, sakaling tatanungin mo kung bakit yun ang tinawag ko sa'yo. Ano nga? Mas talaga na ito, no? Ayoko sana mangyari ito, eh. Kaya lang. Kaya lang? Kaya lang ano? Ayoko sa mga babaeng walang laman ng utak. Magsorry ka sa kanya!
Sorry ka! Umingisi ka? May nakakatawa ba? Huwag kang humarang. Di mo ba narinig ka sinabi ko? Ano ba kasalanan ko sa kanya? Dahil tinama akong drummer niya. Tinama nito ah! Akala mo ko sino ka? Ang nakita mo lang dito, yung maling drama niya! Kapag ang lalaki nakatanggap ng sulat mula sa babae, dapat yung nilalaman ang niintindi niya! Papa, talaga tumatawa ka pa rin, ha? Ano, suko ko na lang! Ha? Ha? Hindi ko kailangan niyang ngisi mo, eh! Magsuko ko na tayo! Nakahila ka! Ayos na! Duwag ka ba? Ha? Duwag ka na tayo! Ano? Halika! Ha? Halika! Pakikitaan kita! Ano? Sige, sumunto ka! Ikaw ang pakikitaan mo! Ano? Patay! Ikaw, Jigo Bong, sumama ka sa office tulad ng isang tunay na lalaki. Pero Professor, malito yung iniisip. Pakinggan niyo muna ako. Wala kong pakikinggan. Mr. Bai, makakaalis ka na para makapag-aral. Iwasan mong makisama sa tulad nito, ha? Yung color red ang top 4%. Yung orange ang 11%. Yung yellow, pwede sa 4-year college. Yung green, mga props. Taga-support ng higher rank students. Kasama ka sa blue. And blue means cancer to our school. Yun ang sinabi ng vice principal. Sinabi ko ba yun? 50 students lang ang ma-admit sa study room. At siguro naman alam niya yan. At ang mga nakalista dyan, hindi na madaragdagan pa. Hindi ba tama? Pero kahit nakapost na sa paderang list, wala kayong ginagawa kundi magsayang ng oras at gumawa ng love letter. Mahina bang pag-iisip mo at walang kahihiyan? Unfortunately, ang babaeng walang utak at happy-go-lucky, kinamumuhi ako. Ang yabang nito! Kasalala ka! Yabang mo! Ang yabang nun ah! Joke guys, oh, hindi ba siya yung binati si Jello, bae? Nakakahiya siyang babae. Napaka-panitan niya. Nakakahiya siya? Talaga, no? Siya bakit si Jello? Patin-tabi ang tulad niya. Ba? Masana tayo, babae, oh. Sasakyan na ba? Siya, sige. Oo nga, eh. Siya pa yun? Oo, siya yun. Pero marami po ito. Kailangan mo kumain ng marami. Alam kong may pinagdadaanan ka. Matatang siyang babae. Dahil kung ako yun, hindi na ako papasok. Ay, ako rin, at senior na siya. Nakakahiya. Oo, hindi pa niya kabisadong ugali nung tao. Nakakaawa siya. Honey! Nandito na kami! Honey, okay, kasama! Wow, ang ganda! Ba... Wow! Ang ganda rito sa taas! Ay, ang kwarto mo? Doon ba na yung school natin, oh? Talaga? Ang bahay nyo! Talaga, no? Honey, napakaganda, no? Wow! Ang ganda rito! Sana ganito yung bahay namin, apin na! Sa lahat na nakita ko sa bahay nyo, ito yung pinakagusto ko! Honey! Paano ba ito nung bata ka? Oo. Ang cute naman! Parang masarap halikan! Huwag ka halikan! Huwag ka halikan! Bakit ba? Sumayan mo na kayo! Ani, kunin mo yun, oh! Ang bago-bago naman yan! Ako na po kayo! Ako na kukuha! Ang bago-bago naman ito! Wow! Mukhang masarap lahat! Pasensya na kayo, ha? Hindi ako masyari na kapag-alikan. Kaya na ito ginawa! Ano po ba meron? Tiesa po ba? Hindi naman! Pero dahil meron ditong taga-Busan, kaya ang specialty ngayon ay... Yang Busan Noodles! Oh, paano niyo po nalaman? Paborito po ang Busan Noodles, ha? Ay, maraming salamat po, Papa! Kumakapapa naman ito, kala ko sinigot na alam ko, eh. Masigit tayo. Marami yan. Yan, ha? Papa!
Ang sarap po talaga. Talaga? Opo. Alam nyo, natikman ko na lahat ng busan noodles. Ah. Pero the best to. Ang sarap ng noodles. Malambot tsaka juicy. Masarap po talaga, Papa. Mukhang may alokas pagluluto, ah. Opo, Papa. Kahit hindi po halata sa akin, ang totoo niyan, ang dila ko sensitive. Gumawa si Jigo ng spicy rice cakes at binete niya sa school fair. Naubos yung ginawa niya. Totoo nga pala yung don't judge na bumayit cover eh. Dahil ang mukha mo eh, parang tinapakan ng paano, malaking bear. Tinapakan ng bear? Ano? Bakit hindi mo alam? Oo, kaya na. Tito, bakit po Solpalbok ang pangalan ng Noodle House? Lola ni Hani nagpangalan, kaya tinawag ang Noodle House namin at Solpalbok. Tapos nakasanayan ko na. Ang ibig sabihin po eh, kayo yung nagtuloy ng family business? Ganun nga. 40 years yung pinatakbo ng binan ko eh. Tapos ako, 20 years naman. Wow! Kaya pala eh! Kaya ganito kasarap! Matagal nyo na kasi ginagawa to! Disiplinado lang ako kaya ako natutuhan yun. Eh, sana nga matutuhan din yun ni Honey, yung paggawa ng noodles. Dahil siya lang naman ang magmamana eh. Kaso parang walang talento sa pagluluto eh. Huwag kayong magkadala, Papa! Dahil ako at si Honey magtatrabahong mabuti. Tumigil ka nga, Jigo! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit? Hayaan yung masayang ng family recipe? Ganun na lang? Hindi po ba tama ako, Papa? Sa tingin ko, idodonate ko na lang ito sa charity. Ganun na lang. Papa! Hindi ko alam na magsasalitaan niyo ng ganyan ang isang tulad ko! Honey! Honey! Yan, bakang to? Ano yun? Ano ka ba, Jigo? Sisirain mo ba ang bahay namin? Ah, hindi nyo ito matisira. Matibay ito eh, dahil bagong gawa itong bahay namin eh. Hmm? Ano yun? Hindi kaya Lindol? Lindol? Paano gagawin natin? Ay, huwag kang mag-alala. Bagong gawa itong bahay natin. Matibay ito at ligtas. Honey! Papa! Honey! Papa!
At 5:30 p.m. today in Seoul, we had a minor earthquake with a magnitude of 2.0, which was merely shaking windows big. But as you can see here, only one house was completely demolished by the said magnitude of the earthquake. 2.0 earthquake destroyed the house in Yundong, Seoul. Rescue mission is on progress. The survivor is being rescued. He is under the table in the living room, and he is safely coming out. It seems that there is no victim from the earthquake. The police have started investigating the cause of the collapse, but it seems it is because of a poor construction. Bakterun, pilih paling kisira o. Siya ba yun? Oo, siya nga. Nabaong ko kanina. Walang doon na siya sa ani. Ano? Ano na? Sa hotel kayo magsistay? Mahal yun, malamang. Hindi, magsistay kami sa bahay ng kaibigan ni Papa. Hanggang sa matapos ulit magawa yung bahay. Tinawagan si Papa dahil sa news. Ha? Talaga? Bakit naman siya ang sinabi mo? Hali yun, di ba? Oo. Oh no! Teka. Ano yun? May paparazzi ka na? Nagiging star ka na, ha? Sorry. Dahil sa tulad kong kaibigan, pati kayo naghihirap na rin. Tayo na. Kayong dalawa, huwag kayong tumakbo! Papahagin po tayo! Maraming salamat po! Anong ginagawa niya? Tayo naman siguro yung nangyari kahapon. Ipinakita sa lahat ng news sa TV. Ang kaibigan natin si Honey ay nawala ng bahay dahil sa earthquake. Kaya please lang, ipakita nyo ang pag-aalala nyo kay Honey at suportahan natin siya! Ano yung ano yung nakasabi sa box? Para yata ang love donation. Kayo bahala! Nakakaya ang ginagawa niya! Honey, pumikot na lang tayo papasok sa classroom. Sumunod kayo sa akin. Kayo! Bilis mo. Maraming salamat! Ah, salamat! Salamat! Tulungan natin ang kaibigan natin! Kahit magkano kung pwede! Maraming salamat! Honey! Honey! Sinali nga! Magpadali nyo nga kung tabi dyan! Makinig kayo, mga kasama! Amaya! Palakpakan po natin lahat si Honey, oh! Matapos makaranas ng trahedya, dito pa rin siyang mag-aaral! Kaya may magmamalaki natin siya! Siya si Honey, oh! Palakpakan! Honey! Ano bang problema? Uy, tama na nga yan! Shhh! Ano ginagawa mo, ha? Kasap ko, nakakayagot na! Katapusan ko na! Bakit ba? Hoy! Ikaw na naglalakad mag-isa! Pag-init ka naman kahit konti! Uy! Hindi mo ba napanood yung news? Wala ba kayong TV? Sino kaya ang may kasalanan kung bakit naghihirap si Honey? Parang wala kang pakialam sa nangyayari, ah! Hindi ba mild earthquake lang yung nangyayari? Ha? Oo, ganun na nga! Kahit na! Dahil sa rin doon na yun, nasira yung bagong tayong bahay nila. Ano, may masasabi ka pa rin ba? Bakit? Ako ba may gawa ng earthquake? Oo, ikaw! Dahil sa walang mupan mong pananakit sa puso niya, patuloy mong sinusugatan ang kawawang puso ni Honey! Kaya palaki ng palaki yung sugat niya! Okay, magdo-donate ako. Yan! Yan! Ito, kulang yan. Itigil mo yan. Hindi kita hihingan. Talaga? Okay, I respect that.
Hoy, Jello Baek! Bakit anong akala mo sa amin? Wala ka lang matubabang uri? Ganun na lang ba ang tingin mo sa amin? Minamalito ang lahat ng tao at kinakayan-kayanan mo lang. Bakit perfect ka ba? Ano? Dahil matalino ka? Dahil masipag ka? Dahil gwapo ka at maganda ang katawan? Eh, ano ngayon kung perfect ka? Bakit? Ano bang mahirap sa pag-aaral? Kahit sino kayang gawin yon, pero tinatamad lang ako. Talaga? Oo! Patunayan mo nga sa akin? Ano? Patunayan ko? Sige, patunayan ko. Itong susunod na practice test. Bustahan ko tayo. How much? How much? 50 students lang ang ma-admit sa study room. Siguro naman alam niyo yan at hindi na yun madaragdagan pa. Unfortunately, ayoko sa happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Sige, sa study room. Sa study room? Ibig sabihin next month. Oo. Doon sa study room, sa susunod na buwan. Sigurado makakapasok ako. Bakit ka kumingisi? Paano kung ako ang manalo? Ikaw? Oo. Okay, papasanin kita paikot ng school. Ano? Oh, papasanin? Oh, saan ba siya? Papasanin niya ako sa likod niya. Ay, hindi. Sige. Hihintayin ko yun. Close po kayo? Oo naman. Simula nung pinanganak ako hanggang middle school para na kami naging magkapatid noon. Pero nang lumipat na tayo ng bahay sa Seoul, nawala na kami ng komunikasyon sa isa't isa. Kapag naiisip ko yung nangyari sa bahay, nainis ako bigla Pero dahil siya nangyari, magkikita kami na dati kong kaibigan. Music! Punti po siguro. Tayo na lang pa. Ooh! Mukha ba akong balita? Salamat! Kapag kasama kita, mahigpit kong hawak ang iyong kamay. Kapag kasama kita, bawat oras kayo saya. Stop! Ito na po. Number 142. Siguro. Diyan ka lang ha. Yata! Peter Baek! Ito na nga! Wow! Mayaman pala yung dati niyong kaibigan, Papa. Mukha nga eh. Sino po sila? Hello po. Ako yung kaibigan ni Peter eh. Lito ang pangalan. Ah, hi! Welcome sa'yo! Honey! Spaghetti! Porky pie! Uy, puti-uti na napupudpad ah! Pa nagyari si Pinga po kaya sa pamilya mo? Ang dami mo pinagdaan na problema! Matagal kitang sinunisa! Ako rin naman eh! Hello? Dito, honey! Welcome sa inyo! Salamat ah. Salamat sa tanggap sa akin. Ano man. Welcome kayo dito. Hello. Hello po sa inyo. Ikaw ba? Ang anak ni Lito? Opo. Mas maganda ka sa personal. Po? Oo. Mas cute nga siya. Na-excite kasi ako kaya pinatahan kita sa school. Hindi ako makapagtigil. Pinicturan kita. Ah, ayo. Oh no! Teka!
Ako nga ang babaeng yun. Oo nga. Oh, ipasok na natin yung gamit niyo, okay? Hindi naman po yan. Ako na. Kunti lang naman ang dala namin. Kami na magpapasok, ha? Hindi ba, anak? Opo, kami na po magpapasok. Ay, hindi. Patutulungin ko ang anak ko sa inyo. Ay, sige na, Hali. Anak! Bakit hindi mo kami tulungan dito? Papa, tulungan ko na po kayo. Pabuti pa, isara mo yung pinto ng kotse, ha? Sige na nga po. Kaya ko to. Feeling ko magiging maayos na ang lahat. Di ba? Let's go. Kailangan mo ng tulong? Ay, hindi. Okay lang ako. Nanaginip ba to? Nanaginip ako. Gumising ka, honey. Ikaw, Jello? Jello? Bakit ka na dito? Dahil bahay ko to. Dito ka nakatira? Jello! Bakit ang tagalin nyo? Halik ko kasi na kayo rito. See? Kailangan mo ng tulong. Ah, hindi mo nga pala kailangan ng tulong ko. Kahit mamalimos ka pa sa kalsada. Ikaw talaga. Ana, halika. Magpakilala ka. Panganay ko. Aba, pinata na. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Piling ko matagal ko na kayong kilala. Nung nasa TV kayo, sabi sa akin ni Darling, kailangan hanapin namin kayo para magkasama na tayo. Kaya naman tumawag ako sa mga press. Totoo ba yun? Naku, maraming salamat. Nung mga bata para kayo, malaki raw talaga ang utang na loob niya sa'yo. Kaya naman gusto ko makabawi. Ay, wala naman siya utang na loob sa akin. Ikaw ah, buti nagkita tayo. Ang cute nila. Kayong dalawa, hindi pa kayo magkakilala? Batchmates kayo, di ba? Opo. Sikat nga po siya sa school eh. Tama, top student kasi siya. Kaya lang, siguro, kinaiinisan siya. Hindi ba? Bakit? Weird at suplato kasi siya. At saka arugante. Palagi na lang siyang nakatungo, oh. Tulad na yun, tingnan mo, oh. Ay, siguro galit sa kanya mga girls sa school. Tama ba? No comment. Oh, Carlo, bakit gising ka pa? Nag-aaral ako. Bakit? Ayoko na matulad ka sa Kuya Jello mo. Mag-hi ka. Siya ang bunso namin. Cute, no? Grade 4 na siya. Hello, Tito. Ako po si Carlo Bay. Ah, hello. Eh, mukha siya napakatalinong bata, ah. Ay, pareho sila. Mana sa ina. Maswerte mga anak nyo. Oo. Oh. Uy, mag-hi ka rin sa kanya. Siya si Ate Honey. Honey O. Hello. Say hi. Ayoko. Bakit? Ayoko kasi mukha siyang stupid eh. Pagko. Patensya na, honey. Makapata talaga. Nasa puberty siya eh. Hindi siya stupid. Bakit mo nasabi yon? Good student siya. Talaga? Kung ganun, ano ibig sabihin nito? Yan? Chinese? Yan pala ang pinag-aaralan mo. Pati niya. Pag-grade 6 to, ah. Han-u Chung-dong. Yan ba ang gusto mong malaman? Tama, Carlo. Han-u Chung-dong. Ang ibig sabihin nito ay... Ano po? Ano? Ibig sabihin nito ay... Han-u! Beef ang ibig sabihin nun. Masarap yun. Kaya lang, may kamahalan at wala kang perang pambili.
Chungtong! Meaning kumain. Gusto mong kumain ng beef. Pero wala kang pambili. Ibig sabihin, huwag kang maging mapaghangad. Yun nga. Tama ba ako pa? Mana sa'yo. Tama ba yun? Tungkol ba talaga yun sa pagkain ng beef? Pawis ang han, bulang u, puno ang chong at beam naman ang dong. Pagpapawisan ang bull kapag hinila ang wagon na puno ng mga beam pero makakarating to sa paroroonan. In other words, related sa degree ng effort ang intention. Stupid girl ka nga. Shh. Carlo! Huwag kang ambastos! Mag-sorry ka sa kanya! Ayoko! No way! Galit ako sa mga stupid! Bleh! Binara ako ng magkapatid! Ayaw nila sa akin! Nako! Nang gumuho ang bahay niya, honey, natabunan siguro ang masapatos mo. Isukat mo. Wow! Ang cute! Bagay sa'yo. Paano ba ako makakabayad sa kabutihan niyo sa amin? Ano ba? Huwag mo nga problemahin yun. Masaya naman ako na ipag-shopping ka ng mga gamit. Parang malupag sa'yo. Hindi po, sakto lang po sa paa ko. Gustong-gusto ko po itong sapatos. Thank you, tita. Ay, ang sweet mo naman. Nakakatuwa ka. Hi, honey. Sana naging anak na lang kita. Oh, thank you, anak. Buti pa. Maligo ka na. Para naman makatulog ka na maaga. Sige po. Maraming salamat po sa lahat, tita. Bukas na lang ulit. Okay. Good night, tita. Matulog ka na rin, anak. Alam mo bang kwarto to ni Carlo? Ang sikip ngayon ng kwarto ko. Nandun kasi ang gamit ni Carlo. Salamat sa'yo, ah. Sorry. If you're sorry, huwag mo na akong guguluhin. Nairita na kasi ako sa'yo. Huwag mong ipagkakalat sa school ang tungkol dito, okay? Bakit ko gagawin yun? Huwag ka mag-alala. Mapapahamak ako pag may nakaalam na nagsasama tayong dalawa. Nagsasama tayo? Mali, makikisiksik ka sa pamilya namin. At mauna ako maligo. Humanda ka sa akin! Okay na talaga siya! Galit ako sa lalaking mataas ang IQ na katulad mo! Ano ka ba naman, honey? Kawawa ka naman. Huwag ka nang umasa, ayaw niya sa'yo. Hindi ko na malalagpasin ng pagkakataon. Ang sarap ng luto mo. Kung ganun kamukha ay din ang jelly ang genius.
Parang hindi totoong nangyayari. Para akong nananaginip. Hindi na siya siguro nakatingin. Dahan-dahan ka sa pagkain. Nagkukunin lang. Uminom ka na tubig. Okay ka lang? Apo, tita. Stupid talaga. Stop it, Carlo. Gusto niyo pa na soup? Bahani, okay ka na ba? Lito, pengi nga ako. Ang sarap mong magluto eh. Masarap nga, Lito. Sikat na sikat siguro yung noodle house mo, no? Ay, sakto lang. May mga customer akong kumakaya sa noodle house araw-araw eh. Tapos na ako. Papasok na ako sa school. Sandali! Maaga pa, hintayin mo na matapos si Honey. Jello! Hindi niya alam mapapuntang school! Pasabay na ako! Carlo! Hindi ka patapos kumain! Ubusin mo! Honey, bilis! Habulin mo siya! Opo! Go, 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 go! Ingat, ha? Babay po sa inyo! Magatay! Jello, hintay! Aray, ano ba? Bakit bigla kang tumigil? Ngayon lang to, ah. Ang ano? Nasabay tayong papasok. Kapag merong... Ayoko ng gulo. Alam ko. Huwag mo yung pagsasabi. Huwag ka mag-alala. Magpanggap kang hindi tayo magkakilala. Alam ko na yan! Lumayo ka sa akin. Simbahe, nagyabang mo! Hindi ako makapaniwala na nagka-crush ako sa lalaking yun. Hindi siya dapat iyakan. Dito. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Wala ka na doon. Ano yun? Sabi mo, lumayo ako. Bakit ka naghintay? Naghintay? Mauna ka na. Bakit? Sabi mo, bakit mo ako pinauuna? Kasi maiksi ang legs mo. Ha? Nahihirapan kang sumunod sa akin. Pag nawala ako sa paningin mo, baka malate ka, sisihin mo pa ako. Kaya muna ka na. Ituturo ko na lang sa yung daan. Honey! Bahad ka na kasi mangot. Tukul saan yung next exam? Paano naman namin malalaman? Anong namin? Huwag mo ko itamay. Bakit? Alam mo? Hindi ko rin alam. Huwag kayong mag-alala. Dahil mag-aaral talaga ako ng mabuti. At susubukan kong bawiin ang ating na walang pride. Hi, honey. Good morning. Oy, Jigo. Mag-hi ka rin naman sa amin. Oh, nakatulog ka ba? Bahayo ng friend ng papa mo, di ba? Huh? Boy, kiss me pala yun. Ganun niya. Isan ba yun? Ha? Malayo ba? Hindi naman. Dalawang station. Tatlo pala. Three stations mula rito. Malapit lang! Iyarin kita mamaya. Bakit? Lalaki ako eh. Dapat alam ko kung saan nakatira yung girlfriend ko, di ba? Chico! Ay, sakit! Diyo, di ba? Ano ba ako inampas? Bakit? Mas gusto mo ba na sinisipa ako, ha? Tama na! Ano ba? Lumayo ko nga sa akin! Babay ka talaga! Stop!
Pasaway ka talaga. Julie Jong, lagi kita pinagsasabihan. Hindi to beauty shop. Sorry, Miss Ong. Sorry po talaga. Hair dryer, hair pins at curlers. Kompleto ka talaga sa mga gamit, ha? Box mo. Nasa locker po. Sandali, kukunin ko. Inayusan mo ba siya? Opo. Yung buhok niya sa likod, trinim ko po yun. Pwede bang i-style mo ang buhok ko? Bahala ka na, Julie. Okay. O, sandali. Mag-isong. Ngayon ko lang napansin na kulot pala ang buhok ninyo. Wow! Ano mo nalaman? Ako mismo, nag-straight niya. Alam niyo kasi, Mag-isong, kulot ang buhok niya dito sa temple mo. Saan dito? Opo. Kaya ibig sabihin, natural na curly ang hair niyo. Kaya pagkatapos niya mag-shower, i-massage siya ang hair niyo ng ganito. Para gumanda ang bagsak niyan. Ah! Huwag niyo lang i-straight. Mag-isong! Hindi ka pa uwi. Bakit? Gusto mo sabay tayo? Ah! Hari! Oy, sandali! Dito ka lang. Kukunin ko rin yung bag ko. Dito, dito ka pala eh. Try na pa kita hinahanap. Oh, si Jenny yun ah. May sinabi ba siya? Wala. Akin na yung bag ko. Oh. Ako yung lalaki. Ako lang magdadala. Halika na! Teka! The doors are on the right. Please watch your step as you leave the train. Tulog ka. Oh, honey! Magpo ka na! Sabi tayo, ha? Hindi ka pa nagugutom? Gusto mo, kumain muna tayo? Mapaku Station. Malapit na ako bumaba. Ako na, bahala magdala nito. Ako na, akin na. Okay lang naman sa akin eh. Mangwon Station. Oh, dito na ako pababa! Ay! Ani! Ay, sorry! Sorry, Chico! Mag-ingat ka! Thank you, Manong. Nag-iingat kayo. Bakit hindi kayo sabay? Parating na yun. Hindi pa siya sanay sa lugar natin. At narinig ko na merong weirdo na umaaligid sa neighborhood natin. Si Honey, oh, ang pinaka-weird. Ano yun? Ha? Halika nga rito, ang bad-bad mo. Umanda ka sa akin. Tumigil ka, huwag mo tatagalin yung coat mo. Tibigit naman ako. Kaya wala rin. Effect yan. Ay, lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Ay, huwag yan! May regalo sa akin yung shoes na yan! Akin na yan! Hindi sa akin yan! Hindi bagay sa iyan, kaya akin na! Lasa man, Manong, ibalik niyo sa akin yan! Kailangan ko yung mabawi! Pakiusap din ako sa'yo, ha? Huwag ka pumigit! Manong, mabilisan ko yun! Oo, sandali lang yun! Ibabalik mo sa akin yung sapatos! Hindi ko naman ito kailangan eh! Okay! Pumay ka na! Marunong kayo man makiusap kaya sige! Oh? Pero, ibabalik mo yung sapatos? Oo! Huwag ka mag-alala! Lalaki ako na mayroong isang salita! Huh?
Masih penawarinya aku. Masih sedih talaga. Dia ko lagi nawa to. Sa katunayan nga, pangalawang beses ko pa lang to eh. Pakiusap, huwag kayong tatawag ng pulis. Meron akong pamilya, boss. May anak ako. Kung makakawalan niyo ako, nangangako ako. Hindi ko nagtuulitin kahit kailan. Alis na, umuwi ka na sa inyo. Maraming salamat, bossing. Ano yun? Hindi to sa'yo. Oo. Alis ako. Susunduin mo ba ako? Nag-worry ka ba? Asa ka. Grocery. Pero tamang-tama ang timing mo. Stupid ka ba talaga, ha? Dapat. Pinabayaan mo na lang sa kanya yung sapatos. Pero iniregalo sa akin to ng mama mo. First time ko tong sinuot. Kahit na. Mamaya na to. Global age naman, kaya English na lang ang uunahin ko. Sakit sa ulo. Sariling wika naman ang dapat kong unahin bago ang dayuhan. Nagre-review ka ba? Mag-snack ka muna. Wow! Thank you po, tita. Pasok kayo! Ang cute! Sino ang girl na to? Kamukha siya ni Jello. Sa tingin mo? Lalo na dito, kamukha siya ni Jello. Si Jello yan? Po! Yung girl, si Jello. Sandali, saan ko ba nilagay yun? Ahanapin ko lang, ha? Teka, saan ba yun?
titignan mo. Nung pinagbubuntis ko si Jello, hindi siya malikot sa sinapupunan ko. Nagkikrave ako sa watermelon, strawberry at grapes. Ang hili ko ng mga prutas. Akala ko nga gorilla magiging anak ko. Kaya naman, bumili ako ng shoes, clothes at toys na pang babae. Kaya lang hindi naman nagamit. Kasi naman, boy si Jello. Ano pong problema? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na gusto ko talaga magkaroon ng anak na babae? Kaya naman, pinrato ko siya bilang babae noon. Ang cute niya. Nalaman na lang nila na boy siya nung nag-swimming na siya sa pool. Sa palagay ko, na-traumatay siya sa nangyari. Yun siguro ang dahilan kaya naging ilap siya at suplado. Honey, ang alam ni Jello, sinunog ko na tong lahat. Ang hindi niya alam, itinago ko mga negative. Kaya hindi totoo na super genius siya. Gusto na dire. Ano? Sandali lang. Honey! Ano meron? Bakit ka tumatawa dyan? Ako? Tumatawa ako? Oo! Talaga? Bakit kaya? Side effect yan ng laxatives. Sino ba ang hinahanap mo? Kamahalan? Alam mo, gusto ko rin magpag-alam mo. Ano ka ba? Ako tinatawag mo. Ano? Ano nga, Bill? May guwapo nyo. So, mami, ha? Tinapon ni Ani, lahat si Jello. Si Ani, pakasal. Ano kaya yun? Kailangan sa kanya ni Jello. Ano dalhin mo ang P.A. uniform mo. P.A. uniform? Bakit? Nagpapalitan sila. Ano ba yun? P.A. uniform? Ay, bad trip ka. Bakit? Isuot mo na lang yan. Ano? Sanay ka naman, di ba? Na magsuot ng pambabae. Hoy! Saan mo na kuya? Hi girls, anong meron, ha? Dito pala! Oh, si Jello yun, ha? Anong ginagawa nila? Ikaw ang talagaan! Hoy! Okay. Ibabalik ko na. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon yun? Bumayad ka maging tutor ko. Ano? Gusto kong makakuha ng mataas na score sa test. Alam mo bang may 1 week ka nalang bago ang mock test? Kaya nga nagpapatulong eh. Tulungan mo ako na makapasok dun sa study hall. Hindi ko kayang gumawa ng himala, ha? Hindi ako Diyos, okay? Okay, naiintindihan ko. Mga classmates! Tama na! Hoy! Halit yan! Saan yan lang! Honey, oh. Napakatuso mo pala. Kapag nakapasok ka sa top 50, kailangan kitang pasanin. Ngayon, gusto mong i-tutor kita. Para pasanin kita? Kapag tinulungan mo ako, kalimutan mo na ang tungkol doon. Hindi naman ako ganun katuso, no? Huwag mag-alala. Dahil wala na akong feeling sa'yo. Ayoko magpapasan sa'yo. Kahit na sandali. According sa EEG, active ang alpha wave sa utak ko kahit natutulog ako. Kaya ko magbasa ng 7,000 words per minute at matalas ang memory ko.
Gamitin mong diaphragm mo sa paghinga. Huminga ka na malalim. Dahan-dahan ka mag-inhale at exhale. Itutok mong mata mo sa tuldok. Hindi sa kisame, sa tuldok. Focus! Mag-concentrate ka hanggang ang tuldok na lang ang nakikita mo. Wala nang iba. Gumalaw ka. Gumalaw-galaw ka habang nagme-memorize. Mas madali mong maalala. With for people, at for objects. With for people, at for objects. With for people, at for objects. Year 1592, Japanese invasion. 1592, Japanese invasion of Korea. Mamaya na lang kita ayusin ang buhok. Nakapag-aral ka na ba? Sandali. Ay, 1592! Ha? Anong problema? May eye bugs ka! Anong problema? Magsabi ka sa akin, honey. Ano? Honey, kamusta yung tinutuluyan mo, ha? Okay ako dun. Pero hindi ka mukhang okay! May problema ka! May kwento ko na, di ba? Iniwan niya ako. Iyahanin ko dapat siya, pero tinakasan niya ako. Honey naman! Honey, simula ka yun! Basta na yun! Huh? Umuwi na siya! Mag-aaral daw siya eh! Ano bang sinasabi mo? Si Honey mag-aaral? Imposible yun! Masama talaga ako tugbo eh! Sa palagay ko! Anong kutub mo? Inaalila siya sa tinutuluyan niya! Nakita niyo naman siya, di ba? Alamin ko! Ang katotohanan! Kailangan may gawin ako! Kuya, paano i-solve tong problem? Sorry, Carlo. May ginagawa ako. Paturo ka kay Mama. Hoy, honey oh. Babaeng stupid, tsaka pangit na may maiksing legs. Dahil sa'yo, kaya hindi ko matapos ang homework ko. Dapat tulog na ang kuya ko eh. Pwede ba? Umuwi ka na sa inyo. -2. Tama ba ito? Na-exist ko. X is equal to... Nandiyan ka pala? Ewan ko sa'yo! Oh, yan pa. Ano to? Basahin mo yan, tapos matulog ka na maaga. Bukas na ang test. Pero ano ba to? Mga tanong na pwedeng lumabas sa test. Wow! Kailan mo ba ginawa ito, Jello? Na-touch ako sa'yo, ang sweet mo naman. Tama na. Basahin mo na lang, pwede. Huwag ka nang dumaldal. Babasahin na. Para yung lang, galit na agad. Sana ang mga ito na lang ang itanong sa test.
Sige, good luck. May pakopya ng homework natin, ha? Isa, ma. Ano kaya yun? Ang kunya. Pantay mo. Titingnan ko. Yan. Sigurado wala. Taas pa. Maayos na. Ayan, pantay na. Excuse me. Excuse me lang, ha? Excuse me lang. Wait. Excuse me. Sorry. Dulo sa pa. Wow. Perfect na naman siya. Nag-alala ako dahil napulit siya ng dahil sa akin. Galing niya talaga. Ayan. Dalawa pala kami.